So parang ano lang siya, Sanai at Terminal 2 sa atin. Kaya in total na meron, hindi ako sa inyo yung bilin. Kaya parang price dito, parang ang pre-premium ng mga ating. Tabi, na maganda, na ganito. Tapos 20 minutes to departure boarding gate. Diyan tayo sa Royal Brunei, ayan. Kanina sa Malaysia Airlines. Hello guys, I'm back again with another video. So guys, ngayon, final episode na ng ating Brunei Travel Series. And ngayon, andito na ako sa pinaka-restaurant ng aking hotel kasi nag-checkout na ako. At ayan, papakita ko muna sa inyo. And as you can see, ito yung mismong entrance ng hotel. Tapos may restaurant ditong napakalaki. At ngayon, kakain na muna ako dito kasi ang aga-aga, 12:30. Nag-checkout ako ng 12:30. Tapos ngayon, mag-iintay ako dito pa kasi ang flight ko pa talaga is 7:45 p.m. So, pamaya-maya, magpapahatid na ako doon sa airport kasi diba nga, yung hotel ko na tinuloy, may pre-airport pick-up and drop-off. So, kakain na muna ako dito at papakita ko sa inyo yung menu para if ever kung gusto nyo kumain din dito sa baba habang nag-iintay kayo ng flight nyo bago kayo umalis dito sa hotel, is very pwede, okay? Tapos, pagka nagpunta kayo dito, mayroon palibring hot water. Ang bibigyan nila kayo ng hot water. Then, ngayon, papakita ko na sa inyo menu. And, look. So, ito yung starter nila. Meron silang mga ganyan, oh. Ito yung $6 lahat. Ang galing. Tapos, yung salad nila, $5.50. Ayan. Fish and prawn, $25. Halang mahal ng fish nila, ha? Tapos main course nila, ang mahal, Diyos ko Lord. Ah, tray. Tray ba ibig sabihin ng malaki? So, yung chicken nila is $6. Ah, tray yung malaki. Tapos ito, seafood nila $7. Beef nila $7.50. Ayan, tom yum. $6 yung chicken. Tapos yung beef $7.50. Yung seafood $7. Yung prawn $6.50. So, dito naman tayo. Ano to? Bristol Deli Cafe. Ay, ito yung mga picture. Yan, i-pause nyo lang guys. Ang daming presyo pag iisa-isahin ko. Pause nyo na lang kapag gusto nyo makita. Diba? Wow. Ayan o. Mukhang masasarap. Sige, kakain muna ako dito. Mga isang oras ako. Magpapaubos ako ng oras. Ayan. Prawn. O, diba? Squid. Tapos fried rice. Ay, parang gusto ko to. Nasi goreng Bristol Deli ako. Yan. Tapos ito yung noodles nila, oh. Meron silang wonton mee. Tapos curry laksa. Tapos penyet. Di ko alam yung penyet, pero ayan. Ay, may kids menu. Guys, parang ordering ko to. Gusto ko lang fries. Gusto ko to. Tapos ayan, western. Kung gusto nyo ng mga western food. Ayan, as you can see, medyo pricey yung ano nila, western food. At tignan nyo, oh, yung salmon steak nila to, $0.90. Tapos tea time. Ayan. Side dishes. Then, ito yung mga beverages. Okay, so mamili na muna ako. One nasi goreng Bristol Deli. And, one, this one. And, vegetables. And, drinks. You have milk tea? Ah, okay. Here. Yes. Milo, ano, instead. I'll order Milo Dinosaur. Yes. That's all. And guys, namating yung order ko. Tignan niya, ang sarap niyang tignan. Narihintay ko naman na lahat ng order ko. Yan, so ito yung Milo Dinosaur, tapos ito yung isa kong in-order. Tignan nyo, may chicken, may egg, may rice, may parang chicharap. Tapos ito, yung wet na noodles nila. Thank you! Dami ko na naman palang kinain. Magkano kaya ito in total? Mamaya makakita ko sa inyo yung bill. Bill, start eating! Hmm? Ito! Ang chicharap nga! Tikman natin, magkano nila. Ang sarap! Yung kanin nila parang lasa ng nasi goreng pero nasi, I mean lasa ng noodles na parang ni goreng pero kanin. Ito, chicken. Yung chicken nila may aroma sa loob. I mean meron parang lasa na masarap. Yung medyo maalat na tama lang. Ito feeling ko yung chili garlic nila. Pumayakan. Tignan niya. Kita niya. Oh my God, Lord, ang anghang. Ang anghang. Tapos may egg. Yung egg dito sa baba. Yep. This is the perfect breakfast. This is tumanghang. Parang chili garlic. Nahihiya lang ako magsalita kasi nakatingin yung mga waiter. Paano? Ano kasi sinasabi ko? Baka din yun ako maintindihan. Ito lang tayo manalala ito, Milo. Sarap ng Milo, lasang-lasa. Hindi yung tinipid yung Milo, ganun level. Sarap. Tapos pwede ka mamapak ng powder kasi nito siyara. Okay, so natapos ka na yung food ko and ang sarap naman niya. And ngayon, tara, magpunta na tayo sa airport. Okay guys, so ngayon pupunta na ako sa Brunei International Airport at kahit mag-isa ako, ate ganyan. Okay.
hihatid nila ako sa airport. Excuse me, sir. What's the right way to pronounce Brunei? Brunei or Brunei? Brunei. Brunei. Okay, thank you. Tama naman pala na Brunei eh. Sabi nung iba, Brunei daw. So guys, andito na tayo ngayon sa departures area dito sa Brunei International Airport. At ngayon, itutour ko kayo dito sa International Airport nila, mapa-arrivals area at departures area. Kasi nung una nagpunta tayo dito ay gabi. Kaya ngayon, inagahan ko talaga yung punta. And actually, it's already 1:30 pa lang ng hapon at ang flight ko is 7 o'clock. Sisipin nyo kung gaano kahaba ang iintayin ko at uubusin kong oras dito. So let's go. Ayan, yan yung itsura dito guys. So parang ano lang siya, sa Naia Terminal 2 sa atin. Ganun yung vibe na nakukuha niya for me. Sana lang talaga may tatambayan tayo dito. Pero kasi, nakakita ko dito ng coffee bean nung arrivals area nung dumating ako dito. So ngayon, tingnan natin kung ano yung mga bukas. Wow! Madami naman palang bukas, oh. Ayan. Ito yung itsura ng departures area. So, pakikita ko lang muna sa inyo. Ayan, meron ditong patchy. Ano yung mga patchy na yun? Hindi ko alam binibenta nila. Tapos ito meron Nolly Book. Ayan, mga libro. If ever kung gusto nyo. Mga magazines, di ba? So, ayun, oh. Mga pangbatang candies. Ito yung coffee bean and tea leaf. Diba, if ever kung gusto nyo tumambay dito, pwede kayong tumambay dyan. And doon, ayun, nakikita nyo yan. Ang pangalan ng store ay Anjung Sojana. International lifestyle restaurant, buffet, and a la carte. Oh, pwedeng-pwede kayo dyan kumain. Ayan, dito sa side na to, meron ditong bentahan ng Kipling na bag. Ayan, if ever kung gusto nyo mga ganyang klaseng bag. Ayan, so tignan natin yung price. 169 BND ang price ng bag na ganito. Tapos, yung ganito naman is 119. Ayan, pwede din kayo bumili dito ng mga magnet. $3.90 ang price niya. At ito, ayan, mga power adapter. Oh, so $49.90 ang price. Alam nyo, pagpupunta nga pala kayo dito sa Brunei, dapat ganito yung mga saksakan nyo. Like, buti na lang meron ako universal adapter, pero kung wala, wala akong gagamitin dito. Hindi ako nakabili ng pasalubong doon sa mismong city center. Kaya ngayon nagcha-check ako, kaya lang puro picture frame kasi yung nakikita ko. Kasi usually, share ko lang sa inyo, kapag kasi nagpupunta ako sa iba't ibang bansa, ang ginagawa ko, meron ako dapat inuuwing at least one item as a souvenir. Tapos ipepwesto ko siya sa kwarto ko, ganun. So, naghahanap ako, tignan nyo. Ano, diba? Wala akong makikita ang ano eh. Ito naman tayo doon sa isang souvenir shop. Ito. Ang pangalan nito is Asnika Gallery. Ayan, Asnika Gallery. Check tayo dito ng mga Brunei stuff. Kaya parang ang price dito. Parang ang pre-premium ng mga tinda. Ito naman ito, tingnan yung KitKat. Ayan guys, so babalikan ko to. I mean, binalikan ko na rather. So ito yung bibiling ko, Brunei de Rosala. So ang price na is $9.90. Ngayon, bumaba na muna tayo dyan sa arrivals area. Kahit pang departure naman talaga tayo para ililibot ko lang kayo. Yan! Ito ang itsura ng arrivals area nila. At pagka dumating kayo ng gabi, kung via Cebu Pacific kayo, sarado na yung karamihan lahat. Again, akin pong uulitin, dito po kayo bibili ng SIM card. At dito naman kayo mag-withdraw sa baba ng escalator. Ayan, kung morning, may bukas yun nabilihan ng SIM card, may money exchange, meron ditong KFC. Pero kasi nandumating ako that time, wala. Alayan. Plus, may sikat na bilihan dito ng Royce. Ngayon pumunta tayo dito sa airport mosque. Pwede kaya dito dumaan? Sana pwede! Open! Yay! Ngayon, tignan natin itong sikat na sikat na mosque dito. Ayan, tignan nyo, ang ganda! Actually, napanood ko sa mga vlogs na parang ito lang ata yung airport na merong mosque na katabi. Pero correct me if I'm wrong, if ever na meron pa kayong alam na airport na may mosque sa tabi, na maganda, na ganito, so i-comment nyo na dyan sa baba kung saan. O, isilalapit ko lang kayo, but hindi na tayo papasok. So, yan o, tignan nyo. Dito yung female. Ah, female dito sa kabila yung male, ganun. Tapos, ilalagay nyo dyan yung mga sapatos nyo or chinelas kasi bawal. Dapat papasa loob. Yun, maglakad na tayo at papakita ko naman sa inyo ang Jollibee! Bukas ang Jollibee dito sa airport. Let's go! Ganyan naman, buti pa dito. Meron pang itlog yung ano nila. Yung parang ultimate burger steak sa atin. Sa atin, ala na yan! Okay, ayan. Check nyo na lang guys. I-post nyo na lang yung mismong video. But, yaan yung mismong prices. Ah, diba? May beef burgers. Ayun ako sa fries na lang ako. One loaded fries. Ah, here. One loaded fries. Cheese. Yeah. And yum burger. A la carte? Yeah. $1.30. Does it include drinks? For the TV. But for the burger? The lip tag. Large. Ayan, so ito yung in-order ko.
naka 8.80 Brunei dollars ako dito. And guys, alam nyo, order lang ako dito para maipakita lang sa vlog. Ayun guys, ito yung order ko dito sa Jollibee. Naubos ko na pala, hindi ko pala na-videohan. So cheese siya, ayan, as you can see, cheese, fries, tas chicken, tas antamis ng cheese niya. Like medyo matamis, hindi maalat-alat. Kung pag-uusapan kung busog ako, hindi, busog na po ako. Pero matagal pa kasi ako mag-aantay. So tatambay ako dito, at least ito miss na ako at may rason ako dito magtagal, di ba? Mindset. Okay, so tapos na tayo kumain at ngayon, try na natin mag-check-in. Hindi ko sure kung pwede na eh, kasi napakaaga ko talagang dumating. So sabihin natin na pupunta na tayo na Kota Kinabalu. Ay, is it okay to check-in now to Kota Kinabalu? For Kota Kinabalu? Ayan guys, kailangan nyo daw itong i-fill out Malaysia Digital Arrival Card kapag ka pupunta kayo na Malaysia. And ganyan din ginawa ko nung nagpunta naman ako na Indonesia. So ito naman Indonesia, kung napansin nyo dun sa Jakarta vlog natin before. Then sa Philippine na e-travel naman, alam nyo na yun. Tignan nyo, so far nakakatawa, wala akong kasama dito. And ito palang area nito, pang business class pala itong Royal Brunei. Sa kabilang side pala yung pang economy. Buti na lang mabait si ate. Ayan, so tatanungin kayo kung meron kayo mga power bank sa loob ng inyong check-in baggage. Dapat lahat ng power bank nasa hand carry lang, okay? Ngayon, doon sa loob, magkahanap na muna ako doon ng pwedeng tulugan. Kasi guys, antok na antok talaga ako. Grabe sa nunsunod yung naging travel natin. I need rest. Okay, so nakuha ko ng aking boarding pass. Tapos binigyan nila ako ng parang ganito, mga information. So, 60 minutes to departure, proceed for boarding. Tapos minutes to departure, check-in close. Tapos 20 minutes to departure, boarding gate. Okay, so finally, nakalagpas na tayo doon sa immigration. And actually, wala silang tinanong sa akin. Ang sinabi ng mga ibang vloggers na napapanood ko, kapag ka daw kunyari aalis na kayo ng Brunei, ang sinasabi doon ng mga immigration officer, tinatanong kung how's your trip. Pati hindi niya ako tinanong. Nakaready pa naman yung sagot ko na sasabihin ko, I really like the royal regalia and the mosque. Hindi nila ako tinanong. Ano fear? Ayan, ito yung departures area. As you can see, meron dyan clock na pinapakita yung sa New York, London, Macca, Dubai, Brunei, Melbourne. So, again, yung Brunei po at Pilipinas ay same lang ang time. Bitigan nyo, walang katao-tao. Grabe. Para siyang ghost town. Ang tinanong pala sa akin ng immigration tapos ng check-in counter na staff, sabi nga nun, in English ha, ang aga ko daw pumunta. Kasi 7:45 pa nga yung aking flight. Tapos around 2 p.m. pa lang. So napakaaga, sabi ko, I will see to the boarding gate and sleep. Eh nakita naman nila na talaga antok ako. Kaya sabi nila, okay, sure. Sabi nila gano'n. Ayan, tignan nyo, meron dito mga day rooms, sky lounge. Tapos ito yung mga sign ng mismong boarding gate number. Tayo po ay na-assign sa gate 6. Ayan, ito yung itsura ng boarding pass sa Royal Brunei. Grabe, tignan nyo. Ano ba to? Airport ba to guys, o saradong mall? Oh, sa taas yung coffee bean. Kaya lang talagang ang sakit-sakit na yan chunk po. Parang malapit na akong umano, sumiar yung level. O ngayon, syempre hindi tayo matatapos sa isang airport hanggat hindi tayo nagpupunta sa isang shop na kung saan nagbebenta ng mga pabango. As usual, lagi tayong titingin dyan. Look, ito actually next kong target na pabango, Dolce & Gabbana na light blue. Ayan na yung gate 6. Okay, punta tayo doon. But for now guys, kailangan ko na mag-CR. Tamiyan ako nang gagawin ko. Kasi napakadami ko ng kain ngayong araw. Kanilang toilet. Wow, may pa-free mineral water. So, tara, i-check natin kung ano itsura. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito itsura, oh. Plain and simple. Ayun, may pa-bidet. Ay, ba't yung bidet? Ay, ba't ganito? Bakit yung bidet nila walang yung puslita? Yung ganun-ganun? Maganda tayo ng ibang CR. Oh my god, may day room. Ibig sabihin ba nang tulugan? So ayan guys, nakahanap ako ng CR nila dito. Kaya lang hindi ko alam kung libre to o may bayad. Ganda oh. Tignan nyo, meron pong showeran. Baby day. And ayan, tignan nyo, may shower talaga. Ngayon, natakot ako makapaglabas ko. Pagbayaran ako bigla. Tapos baka mamaya sabihin, $50. Oh my god, no. Ayan, wala. Wala naman palang bayad. Ang galing. Pero itong Nest Day Rooms, ngayon sigurong bayad to. Ayun, as you can see, same prices niya. Nest Day Rooms, queen size bed, hot shower, TV streaming, open for all. Ayun o, ito yung mismong mga rooms nila. Hubot room, ay whatsoever. Ah, okay. Kaya lang kasi walang ano yun, walang mga staff. Gusto ko sana magtanong, kapag ka $10 below, kakagating ko eh. Magche-check in ako dito sa day room na to eh. Ayun o, tingnan nyo. Ayan, Nest Day Rooms. Ayan, so ngayon, tinitignan ko sa booking.com since nakalagay dito booking.com. Tignan natin kung magkano. Ay, ang mahal. Tignan nyo, nakikita nyo ba yung price? Nakikita ba? Tignan nyo, 3,000 plus. Medyo pricey din pala. Akala ko naman mga 600 lang, 1,000, ganun. Mahal. Abort. Ayan, so ngayon, habang nag-iintay ako, dito muna ako sa Snooze Lounge. Ayan, pwede tayo ditong mahiga. Ang dami yung available lahat. Plus, meron ditong charger. Yan, so dito tayo sa sulok. Ayan, so ngayon dito, kung may nakahiga sa Snooze Lounge, walang katao-tao. Dito may lang
dito sa Brunei, 3 hours yung maximum time ng gamit ng wifi nila. Sakto na yun. For sure naman ba yung pagtutong 3 hours is malapit mag morning time. Ngayon, tatry ko magpahinga at matulog. Safe naman kasi dito, so hindi ko wala namang kukuha ng mga gamit ko. So, good night ko na. Okay guys, so it's already 5:22 PM at ngayon naghihintay pa rin ako. Buti lang may Starbucks dito. Ayan. And bumili ako ng aking favorite tula. Ano? Bumili ako ng aking matcha latte. And alam nyo, nakakuha ako ng 10% off. Kasi kapag ka pala sa Royal Brunei kayo nakasakay, is entitled kayo for 10% off. Buti na lang yun din yung airline ko. So, mura ko lang siya nakuha, 7.80 cents. So, 7.80 cents to. Tikman natin, sasabihin ko sa inyo kung same ba sila ng lasa. Tignan nyo, mayroon itong puti sa ilalim, hindi tulad dun sa Japan at hindi tulad sa atin sa Pilipinas. Ayun guys, so kakabook ko lang ng aking tour sa Kota Kinabalu. Actually, medyo nahirapan ako maghanap ng tour sa Kota Kinabalu kasi yung mga tour na meron sa Klook is hindi siya solo travel friendly, hindi pwedeng one pax lang yung magbubook. Dapat dalawa at yung iba naman dapat apat. So, dun ako nakakapagbook sa KK Day. So, kung solo traveler kayo yung ilalagay ko sa baba. But kung kayo ay 2 or more pax, yung mga ibang tour, ilalagay ko din sa ibaba para if ever, kapag kayo gusto nyo magpunta na higit solo traveler, makayo mga 2 packs kayo and more, pwede kayo mag-book. And you can use my code PALIBAN5OFF para magkaroon ng extra 5% off discount sa lahat ng available sa club, mapa hotels and activities. Hey guys, ngayon magpunta na tayo dun sa gate 6. Actually, tagal ko na naghihintay at nakatambay dun sa Starbucks. So it's already 6:46 PM. Let's go. Ayan guys, we're going to Kota Kinabalu. Pero hindi tayo dyan. Dyan tayo sa Royal Brunei. Ayan. Kanina sa Malaysia Airlines eh. Natin. So, umupuna muna tayo. Hello! Ayan guys, yung itsura ng business class dito, o diba? May TV! Ayan guys, tingnan nyo. Ganyan yung itsura pala dito kasi pala economy. Meron TV sa Royal Brunei. Brunei, I mean. So, English. Check natin. And ayan. So, may mga games. Kung gusto nyo ng games. So, walang lumabas. It's a prank. So, ayan. Nakikita nyo may movies. Ano ba yung mga movies nila? Oh, ayan tayong movie. Bago to ba yung Barbie? Ano pa ba? Ayan, ang dami. Pwede kayo mamili. Tapos, check natin itong mga audio. Ayan o, diba? So yan, i-pack naman natin. Ngayon ang i-check naman natin ay ang applications. Ano ba naman ang applications? Ah, Holy Quran, parang Bible nila. Then, next is may flight. Tingnan natin. Oh, wala pang nakalabas. Siguro mamaya yan. Yung pinakamapa, parang ganun lalabas dyan, I think. Tapos ito. Okay, ganun lang itsura nila. So, ang pinili ko is lychee. Ayun yung name mo sa likod. Lychee pala yung parang Malay word nila. Tapos ito yung English word, lychee. Ayun o, prayer daw ni Prophet Muhammad. We'll be right back.